Plano ng Department of Health na magtayo ng mga health facilities sa 5 isla sa bansa. Tugon ito ng DOH sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang kalusugan ng mga Pilipino. Problema lang sa ngayon ay kulang sa mga dentista ang bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Sa gitna ng nakasisilaw na oportunidad sa ibang bansa, naglatag ang Department of Health ng benepisyo sa mga Filipino nurse. Kasama na rito ang healthcare subsidy, pabahay at education programs. Ang hakbang na ito ay pangalaga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan ng mga Pilipinong nurse. Very soon, announce namin na we are actually allocating with DBM money to get health insurance. So may subsidy na ibibigay, maliit lang, pero it will allow them to get health insurance for themselves and even their family. So may feel health na sila, they can get pa health insurance. Nakatutok din ang DOH sa mga programa upang maiwasan ang pagkakasakit ng mga Pilipino. Kasama na rito ang bukas centers o ang bagong urgent care and ambulatory services, pag-aayos sa mga ospital at women health care. The President agreed with the program on promotive healthcare. There's also the fact that we also can do prevention. So ito yung mga vaccination, yung other things that you can do. Maglalagay rin ng gobyerno ng health facility sa 5 isla na kilalang tourist spots. Ito'y Angkoron, El Nido, Siargao, Panglao at Boracay. Nariyan din ang mga floating clinics para ito sa mga residente at turista. Some are proposing to have floating clinics in our island LGUs. Your reaction on that, sir? Yeah, kasi na-announce ko yung mobile clinics that will be launched soon. So we have the first deliveries of this. Yung mobile clinic may x-ray, may ultrasound, may hematology, chemistry, and then may sariling generator. Paikutin natin to sa mga communities. And we procured about 83 of this. And this will be delivered in batches. Nakatutok din ang kagawaran ng kalusugan sa tumataas na kaso ng HIV, kung saan ang pinakabatang infected ay 15 years old. So I actually had a meeting with Sarah, Secretary Sarah, because we need to educate. Are you there more, nag-experiment and curious. Isinusulong din ng kalihim ang dental care sa bansa. Kasama na riyan ang kakulangan ng mga dentistang nagtatrabaho sa gobyerno. So the idea is to increase the salary of our dentists, hopefully, and create more items. Pinapaaral ko na to because we have a law, a Republic Act for the National Dental Health Service. And we will try to revive dental items with a higher pay or create a public-private partnership with the Philippine Dental Association to help. Sinabi ni Secretary Herbosa na halos 200,000 ang kulang na healthcare staff sa bansa. Kaya malaking tulong ang mga state universities and colleges na nagpuproduce ng medical professionals. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.